kami karon og merkado. So guys, nakasakay kami niyan sa tricycle papuntang merkado Lapu-Lapu sa public market, which is malaking merkado yun guys. And then siguro yung mga distance guys is nasa 7.3 kilometers, 24 minutes yung biyahe from our location in Agus. So far hindi siya ma-traffic. Nakasakay kami ng tricycle, mura lang yung pamasahe guys, 24 pesos lang din. So medyo nalulasing dyan guys, ang tagal-tagal na rin namin tinakapagbiyahe papuntang merkado. So sinama ko siya. So guys, daan namin sa merkado. So isa sa reason kung bakit pumunta kami dyan is magpo-food trip kami ni Jing guys. So pupuntahan namin yung area kung saan may nagtitinda ng chicken. Yung fried chicken siya guys, sa street vendors lang sila. So pupuntahan namin yun. So we are here guys. We are going to eat fried chicken in this place. So ayan yung tindero. Kita mo, excited na excited si Jing kumain. Pero guys, naghihintay muna kami dyan kasi may naunang customer na pumili. So kwento-kwento muna kami ni Jing dahil nakwento nga niya na nakita siya ng foreigner na nagtitinda ng canvas doon sa harapan ng Kaking guys. Kung alam niyo yung Kaking dyan sa may Mercado Upon, may nagtitinda dyan ng canvas, isang foreigner. So baka gusto niyong puntahan, gusto niyong bumili ng kanyang canvas. Magaganda yung design guys. So ayan, pumili na ako guys. Si Jing yung nag-video dyan. So ano yan guys, tag 20 pesos yung kanyang manok. So sobrang mura lang guys talaga. Kasi imagine nyo 20 pesos lang. Ganyan kasarap na pagkain, ganyan kasarap na manok. Meron din silang bituka ng manok guys. So ayan, kakain na kami dyan guys. Nakapili na ako. So nagready na ako dyan para sa sauce namin ni Jing. By the way mga lods, yung kanin namin dyan is puso. So kung nakatry na kayo kumain ng puso, masarap talaga guys, sobra. Tapos syempre iba talaga yung pagkain na alam nyo yung hindi sa fast food. Iba yung lasa, sobrang organic talaga at masarap. So guys, sobrang sulit talaga kasi may gitsang daan lang yung nabayaran ko dyan. Kasali na yung soft drinks guys. Tapos, tag dalawang puso kami ni Jing dyan. Tapos, bumanat pa yan ng isa pang puso kasi nga napapa-enjoy siya sa pagkain niya ng fried chicken. So guys, hindi namin ito naranasan noon nang kasama ko yung anak ko kasi syempre, hindi naman kami nakakapag-bonding. So, itong pagpupunta-punta namin sa ganitong location is bonding na rin namin guys. So makita nyo, ayan o, ang relaxing lang talaga. Although madaming tao guys, pero hindi naman siksikan. Marami din kumakain dito guys sa kanila. Pero ngayon kasi parang hindi naman kasi weekends eh. Pero pag weekends, ang dami talagang nakain dito. So yeah, nagready na kami. Nagkamay kami dyan guys. Pero since na hindi naman kami nakapaghugas, daw gumamit na lang kami ng plastic. Pero syempre, caring-care yan guys. Kasi alam nyo naman na laking probinsya tayo. So walang arte-arte dapat. So si Jing dyan guys, so tingnan nyo. Excited na siyang kumain. Di ko alam kung ano iniisip niyan. Kasi kanina pa yung nagsabi na nagugutom na talaga siya. So guys, kwento ko lang sa inyo. Nung nasa Singapore ako talaga guys, kapag nakain ako doon sa mga hawker center, lagi kong naiisip yung anak ko. Kasi minsan, kapag nakain ako doon, natawag kina mama, tapos lagi yung sinasabi, ang sarap naman niya, ma, sana one day makasama kita pang kumakain. So ngayon guys, nangyari na talaga. Laging pag kumakain ako, kahit saan, kahit man sa bahay, basta sabay kami, nakakasabay ko na siyang kumain. So, sobrang saya kasi bilang single mom na nagtatrabaho sa abroad, syempre, kahit naman sino sa atin, pangarap talaga natin na
one day makasama natin yung anak natin, which is natupad na guys, kasama ko na siya. So sobrang happy ako na kahit papano, kahit hindi man sa mamahaling bagay is nakakasama ko yung anak ko at kontento ako. At kontento rin siya. So during the pita guys, nag-storya si Jingjing or nag-storya kami ni Jingjing about ganitong foreigner na nakita namo din na sa front bitaw sa Kaking na nagtinda og canvas ni Kapalit Beggy si Jingjing ato guys. So makita nito ninyo sa una namong vlog kung interesado mong manood sa katong video namo sa una namong vlog na gi-post din ni sa YouTube, which is among gipakita dito na usa ka foreigner na naninda og canvas painting bitaw guys, pero tag 100 ang yang item og 300 niya nakapalit mig usa para tabang na lang pud sa mo sa iyaha guys. So kung apong ibalik sa inyo na amo to siyang gipalitan og prutas. So muna na istorya si Jingjing kay nagistorya gani siya sa kuan na naluoy ko no siya, pero mas makaluluhay mami in town mura lang mindre may kwarta pero wa jud. Uy! Banda! Sige mo panuko ko niya! Tagaan mo! Tagaan mo! Ay! Dinil! Bandang na! 2 hours later. So kaning dapita guys, nanood mi dani sa Unitop kay na ako no siya paliton eh. Kani lagi imong anak no na dalagita na no dalagingging na tanawar good. Gusto pag inya diha guys, picturean ko siya bang naa siya nagasakay sa escalator. So ako lang ipakita sa inyo ang sulod sa Unitop guys ha. Nao daghang kay mga salbabida din ha. So during dapita guys, pakyat sa taginagmay. Panaog ko na anad guys, kana ako gipalit niya. Naapoy gipalit si Jinx. Ingon ako sa iya, munaog sa ako sa second floor. Kay na ako'y tanawon. Ito,